Mag-asawang Andy at Erma Burato. Lagi akong panalangin na Lord, tulungan mo, Lord, na may bumili sa atin ng paminta, bawang. Kasi ngayon, nagulat ko yung tinda ko, wala nang laman yung alamri. Alamri. Pero kawati lang yung tinda ko dahil kawati lang kunan. God is good all the time. Welcome to my channel, Miss TV. Si Kuya Andy po at ang kanyang pamilya ay nakatira po dito sa gilid po ng Sapa ng Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Meron silang isang anak pero nagkaroon po sila ng isang apo na special child. At ito naman po ay nasa 9 years old na at napakabait naman po na bata. Sana po ay matapos nyo po ito panoorin yung kamangha-manghang patutuo ni Lola at ni Lolo. Maraming salamat. Kung makita nyo po itong area na to, yung lugar na ito na makitid na ilog, pero ito ay napakalakas po ng baha dito tuwing mayroong malakas na ulan. Pangatlo na hagdan? Pangatlo, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Abuti ng baha. Abuti ng baha. Sila naman po ay mayroong kahilingan na naway mailipat po sila sa tamang lugar at maayos na lugar ng ating gobyerno. Ito po ay chlorine na kanilang pinapak. May mga bawang, paminta, laurel, at kung ano-ano pa po na pwede niyong ipak para po ito ay ilalako niya sa mga kabundukan at sa kung saan sang lugar na kanyang mararating sa bawat araw. Si Kuya Andy po ay nasa 64 years old na po at siya ay patuloy pa rin po na umihiling ng kalakasan sa Panginoon na makapaghanap buhay siya ng maayos. At hindi din po sapat ang kinikita ng kanyang anak at para sa pangailangan ng kanyang anak, apo na special child. Itong kanyang apo po ay kahit papaano po, ito rin po ay may mga pangailangan. Ito na nga po yung mga nire-repack ni tatay na para pangbenta. Si tatay po ay nagkakapital po siya ng 1,000 to 2,000 pesos. At nagtitinda po siya ng tuwing makalawa nga lang po dahil isang araw po siyang magpapak at kinabukasan pa po siya magbebenta. Nakakabenta naman po siya ng 500 to 800, depende lang po sa araw ng kanyang paglalako. At ang kikitain niya naman po ay mas maliit lang po doon sa kanyang binibenta. Pakinggan po natin si tatay sa kanyang sabihin. Nanalangin din ako nga, magpasalamat din ako sa Panginoon nga ako na mabintahan. Magpasalamat rin ako na ako kahit ako hindi suki, kahit suki, mayroon din bumibili sa akin dahil sa Panginoon. Ginagabayan ako sa Panginoon na sila po hindi ako pabayaan. Lagi akong panalangin na Lord, tulungan mo, Lord, na maayang bumili sa akin ng paminta, bawang. Kasi ngayon, nagulat ko yung tinda ko, wala nang laman yung alamri. Alamri. Pero kaunti lang yung tinda ko dahil kaunti lang kuhunan eh. Ito po ang kanilang pinapak po at ito po ay kanilang mga pagkatapos nila ipak at ito naman po ay kaagad nilang nilalako. Kamustahin natin ang kanyang asawa na si Ate Erma. Ito po ay 28 years na po nilang hanap buhay. Hi Nanay Erma, kamusta na po kayo? Ito, nag-repack-repack, nag-sponsor, nag-ano sa asawa ko dahil kahit pa paano, dito kami nagkuha ng among kabuhayan. Pasalamatin kami sa Panginoon na hindi kami niya pinipabayaan.
Si Kuya, kamusta naman? Eh, 60 plus na po siya, di ba? Oh, 60 plus. Sa awa ng Diyos, kaya pa man niya maglakad. Ako na lang ang magre-repack dito. Pagdating niya, repack na lang din siya. Ako naman ang tagapasok. Ang halap buhay namin, ito lang. Wala nang iba. Di ba may nakaraan, may SAP na pinamigayan ng gobyerno? Nakatanggap po ba kayo ng tulong mula sa ano gobyerno? Na SAP, yung mga SAP ba? Nung... Ay, sa second trans, wala. Hindi kami nakakuha. Alagi na lang sila nag-post, pero hindi naman nawa. Wala namang nangyari. Hindi na ako umasa dyan. Pero sa akin pa paano po, wala po kayong hanap buhay, kundi ito lang talaga. Ito lang. Oo. Naawa rin sa amin ng Panginoon dahil kahit pa paano, nakabili kami ng buwad isla sa kakaat. Tsaka itong bahay nyo nga po, parang delikado din kasi di ba nasa tabi nga po kayo ng ilog. Basta lang. Oo. Free lang kasi kung hindi ka mag-free, kahit nandiyan ka sa maluwak na lugar, nilulunod ka nga eh. Eh ano pa kaya kung saan? But pa, may nabalitaan pa ako na itong sa harap ng bahay nyo may namatay? May namatay? May namatay raw? Na landslide. Na ano, ano nabugok din o. Oh. Ah, nabagok ang ulo. Ilog pa na. Yung tatay ni Jenny. Kahanga-hanga at ang kanilang panampalataya ay patuloy na nanalig sa Panginoon na sa kabila ng kanilang pangailangan at kakulangan sa pinansyal ay nagpapasalamat po sila sa Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok, nanatili at naging matatag ang kanilang pagsasama. Sobrang nakaka-inspired po yung pananalig at pananampalataya ng mag-asawa na ito. At talagang kahit na nasa may mga edad na po sila, ay patuloy pa rin pong nagsisikap at para kumita para sa pangailangan ng kanilang apo at sa bawat araw. Dahil ito po ay wala naman po silang inaasahan na matatanggap sa bawat buwan o kung ano pa man na panggagalingan na kanilang financial. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway pagpalain po